Para naman sa evacuation plan para sa worst case scenario o kapag may violent eruption ang Mount Bulusan, may plano na para sa paglikas ng mga residente. Mangyayari ang mandatory o forced evacuation kapag itinas na ang alert level ng Mount Bulusan sa alert level 3 o kaya ay 4. Ililikas din ang mga residente ng buong bayan ng Irosin kapag nangyari ang worst case scenario. Naritong muli si OCD Yusek Ricardo Halad. Doon sa contingency plan ng probinsya ng Sorsogon ay kung sakaling mangyari ang worst case scenario ay i-evacuate nila ang buong munisipyo ng Irosin dahil malaki sa munisipyo ng Irosin ay nandun mismo sa kaldera ng Mount Bulusan. Mayroong 446 evacuation centers sa buong lalawigan ng Sorsogon, kabilang ang ilang eskwelahan. Ang mahigit 4 evacuation center ay nasa labas ng 9-kilometer danger zone. Kulang ito para sa lahat ng residenteng kailangang ilikas kaya't bahagi ng contingency plan ang paghingi ng tulong mula sa iba pang lalawigan sa rehiyon ayon kay Yusek Halad. May kabuang 2,425 evacuation centers sa Kabikulan. Nasa contingency plan ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council ng Region 5 ang paghingi ng suporta ng karatig na probinsya, ang Albay at saka Camarines Sur para i-accommodate ang mga evacuees na hindi ma-accommodate sa available evacuation centers ng Sorsogon. Kung papayag niya ang ating mga kababayan na talagang ilipat sila as far as Masbate, Catanduanes and Camarines Norte, ay magiging sapat yung number of evacuation centers na ito.